Natikman ko yung kangkong chips mo. Wala namang special. Hindi ko alam kung ba't nagbaviral yan. Baka kasi hindi ka nag-toothbrush, kaya hindi mo malasahan. Ikaw, payo ka ng payo sa negosyo. Baka mas mayaman pa ako sa'yo. Kaya ka nababa sa social media, eh. Masyado kang maangas. Kamusta mga kabayan at kabaro? Welcome to Mix Connects, connecting and collaborating with people of success. Kasama natin ngayon ang young millionaire na owner and founder and the CEO ng Viral Kangkong Chips ngayon, wala nang iba kundi si Josh Moica. Thank you so much for having me here, Boss Mix. At hello din sa mga kabayan at kabaro natin dyan na nanonood ngayon. Josh, bakit ka ba na may misinterpret ng mga tao sa social media? Boss Mix, alam mo kasi ang pinakita nating confidence sa social media, tingin ko ay medyo mataas kung paano sa edad ko. Kaya tingin ko na may misinterpret nila ang confidence ko sa kayabangan. Para sa akin kasi ano ba ang definition niya sa mayabang? Para sa akin kasi ang mayabang yung nagsasalita ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Correct. Pero Boss Mix, lahat ng sinasabi ko sa social media, lahat yan ay totoo. At yan ay galing sa sarili kong karanasan. At sinishare ko sa mga kabataan natin dahil tingin ko kung ano ang naabot ko sa buhay ngayon ay dapat meron din sila. O kayang-kaya din nila. Kayang-kaya. So nanggagaling ka dun sa position na gusto mo mag-inspire. Yes. And siguro yun din yung pumupukaw ng attention nila. Ang lakas, nakikita ko nagtitrending yung mga videos mo. Sa tingin mo ba, yung confidence mo, how big of a part iyon sa pagiging viral at saka pag-connect talaga ng mga message mo sa mga kabataan? Napakalaki, Boss Mix. Napakalaki ng naitutulong ng confidence para kasi mahirap mag public speaking eh. Oh, correct. Amen. Napakarami kong kilalang na mayayaman na din, nahirap sila sa public speaking. In which na kapag naging magaling ka doon eh, grabe, you'll be amazed on how impactful you will be. Lalo na sa pagdating sa social media. Kasi maiintindihan ka nila, makaka-relate sila sa'yo. At pangatlo, matututunan nila na ilagay yung paa nila sa posisyon mo. Kung saan minsan nai-inspire sila, mayroon din namang naiingit, mayroon din namang napapakilos. At yun ang gusto natin, yung napapakilos natin sila. Ano masasabi mo dun sa possibility o possibility na yung mga nakaka-misinterpret, mataas din yung chance na sila yung naiingit? Para sa akin kasi, Boss Mix, what you do to or for others, you do to or for yourself, eh. Right? So, kung puro negativity ang tinatype mo sa comment section, doon ako naawa na hindi nila na-realize na bumabalik din yan sa kanila. Correct. Kasi there are two kinds of ingit, eh. Diba? Meron bad ingit, meron ding good ingit. Correct. Yung bad ingit, dito nang gagaling yung kapag may nakita kang mayaman o may nakita kang maayos ang kalagayan sa social media at nananalo siya sa buhay, maiingit ka sa kanya to the point na gusto mo siyang ibaba at hinahin. Kasi masama ang pagtingin mo sa kanya, dun papasok ang bad. Pero yung good ingit, mabuti ang pagtingin mo dun sa tao at ingit to the point na gusto mo yung meron siya at nai-inspire ka at hinahanap mo kung paano niya nagawa at natututo ka sa kanya. Alam nyo, malalaman nyo kung maganda or masama ang ingit mo kung meron kang intensyon na sana itong tao na to is bumagsak, sana itong tao na to is mahulog kung nasaan man siya, di ba? When you're wishing harm for others, malamang sa malamang, it's a good sign. Na kung ang internal dialogue mo is of hurt, is of trying to pull another person down, and magre-reflect sa comment yun eh. Reflex. Di ba? Magiging masamang ingit yan. And sinasabi ko sa'yo, never kang yayaman kung ganyan ka. Totoo. Kasi wala akong nakitang mayaman na nai-insecure or na sumasama ang loob kapag nakakakita siya ng taong nagtatagumpay. Totoo. Wala pa nga ako nakitang mayaman, Boss Mix, na nayabangan sa akin. Correct. Mas mayaman sa akin, wala pa, Boss Mix. Lahat sila nai-inspire na nakikita nila na yung kung sino sila dati. Yung mga nagiging mentors ko ngayon, mga nakakasalubuha ako na mas matatanda sa akin at mas may edad. Nang sinasabi nila sa akin, Boss Mix, na nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Malayo ang marating mo dahil bata ka pa, pagpatuloy mo lang yan. And I'm really grateful dahil meron akong mga mentors na kagaya mo din, Boss Mix, na tumutulong sa akin para maging maayos ang takbo ng buhay ko. Galing. Ayan yung mahirap sa
maraming Pilipino eh, na kapag nanggagaling ka na sa position na you're confident to say na ito, kaya nga siya confident na sabihin eh, kasi alam niya makakabuti sa'yo. Diba? Kumbaga, we're confident to say kung ano yung mga advice natin. Because you know, na ang intention natin is good. Yes. Nasa tao talaga kung mai-interpret nila or mami-misinterpret nila yung message. Yes. So gusto mo bang baguhin ang mindset ng kabataan ngayon na mas mag-align sa entrepreneurial values at saka yung mindset ng grind at pumataw habang bata? Kasi alam mo naman, di ba, ang mentalidad na tinuro sa atin ng ating mga magulang, habang bata ka, i-enjoy mo na. Yes. Mag-enjoy ka na, kumimik ka na, i-experience mo na habang malaya ka pa, habang nasa iyo pa lahat, wala ka pang obligasyon. Sa'yo kasi baliktad. Sa'yo habang bata, umataw ka, nag-grind ka. Sa tingin mo ba, itong ganitong klaseng mindset is gusto mong maipasa sa mga kabataan natin ngayon dito sa Pilipinas? Kaya ako din ginagawa to ng maaga, palagi kong sinasabi, dahil ngayon, advantage ko pa. As early as possible, I want to make an impact, lalo na sa pamilya ko. Dahil naniniwala ako na ako ay nakapagbigay ng impact sa buong pamilya ko. Ngayon pa lang, ang buong pamilya ko, kung parang dati ay napakalayo na ng sitwasyon namin. And sinasabi ko din ito para ginatularan ako ng mga kabataan, dahil naniniwala ako na marami pa rin dyan ang gustong mabago ang buhay ng pamilya nila. Marami pa rin dyan ang napapansin nila na nahihirapan ang mga magulang nila. Na may dinadala at napasakit ang mga magulang nila. At karamihan sa atin, lalo pag bata tayo, tayo pa ang napagbubuntungan ng lahat ng yun. Correct. So bakit hindi tayo ang gumawa ng paraan? Kaya sinasabi ko na simulan din ang maaga. Isipin mo, lakas-lakas pa natin. Oh. Kaya mo bang magpuyat? Matalino pa, kaya mong makinig. Diba, nag-aaral ka. Kaya mong magbasa ng napakahabang oras dahil wala ka masyadong responsibilidad. Pwede kang kumuha ng gawain bahay, then after nun, imbis na maglaro, inegosyo mo, i-aral mo, magpatalino ka, magpagaling ka magsalita, magdasal ka, ilapit mo ang sarili mo sa Diyos, alamin mo kung saan ka malakas, alamin mo kung anong kahinaan mo, then after that, capitalize. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo all throughout the years o months o days na nag-aaral ka. At try mo i-execute. Makasakaling gumana. At kapag gumana, magugulat ka kung paano magbago bigla ang buhay mo as early as possible. Ako naniniwala, Diyos, that knowledge has to be sought. Papansin ko sa'yo, I'm sure you're well-read. Pabasa ka, nag-aaral ka. And regarding dito sa huling podcast that I've watched nung September, no, nabash ka dun eh, dun sa diploma versus diskarte. And people are thinking, dahil nga madiskarte ka sa buhay, ang mindset mo is katulad sa akin na entrepreneurial, di ba? People think that you are anti-education. No, hindi po ako anti-education. And yung podcast na yon, that is a very controversial topic na naitanong sa akin. At wala ho akong sinabi doon na huwag kayong mag-aral. At kung tatanungin mo ako kung diploma o diskarte, para sa amin, parehas. Pero may mas mahalaga kasi sa eskwela. Mas mahalaga sa eskwela, matuto. At yun ang sinasabi ko sa mga kabataan, na matuto tayong makinig. Kapag natuto tayong makinig, matututo tayo ng kung paano maging magaling sa buhay. At kapag natuto tayo kung paano maging magaling sa buhay, makukuha natin ang resulta ng buhay na gusto natin. At yun ang sinasabi ko sa mga kabataan. Dahil ako ang nagamit ko dito sa negosyo, ay mga tinuro din sa school, kagaya ng pagka-calculate, pagbabasa, and that is vital in doing business. Pero ang pinaka nagamit ko talaga ay self-earned knowledge from different people, from different books, from different stories, na yun ang pinagkuhanan ko, yung mga experience ng iba, dahil natuto akong makinig. Dahil kagaya nga ng palagi kong sinasabi, mas marami kang makukuhang impormasyon o knowledge sa maraming tao, sa environment kapag natuto kang mag-observe, at hinanap mo kung ano yung mga tamang ginagawa ng mga tao tinitingalam. Kaya yun ang tinuturo ko sa social media, lalo sa mga kabataan, dahil advantage sa amin ang internet. Kaya kayo, misinterpret kayo ng misinterpret, makinig kaya kayo. Gagamitin nyo yung sentido komunyo. Ang sinasabi lang naman, marami kang matututunan sa eskwelahan, yes, pero marami ka rin matututunan sa kapwa-tao mo at sa environment mo.
Sinabi lang na galingan mo sa buhay, ininterpret mo na agad na huwag mag-aral. Kung ikaw ay bata ngayon, tapos ganyan ang sagot mo sa atin, o ayusin mo yung buhay mo, mag-aral ka na mabuti dahil responsibilidad mo yan sa magulang mo. Responsibilidad mo, kunin lahat ng mapipiga mo sa eskwelahan, binabayaran yan eh. Pag ikaw ay naging empleyado or naging negosyante, lahat ng tumatakbo sa eskwelahan na values na nakuha mo, madadala mo sa totoong buhay. Dahil iba yung sinasabi nga nila na napilitan lang mag-aral. Kaya gusto ko yung sinabi mo, Josh, na you are there to learn. Hindi kasi porbit nasa eskwelahan ka, natututo ka na eh. Correct. Diba? Especially dahil hindi sila voluntary learning. So, speaking doon, so medyo na-bash tayo doon, Josh. Hindi ka ba na-apektuhan doon sa bashing na nangyari dahil doon sa mga controversial topics na minsan na-misinterpret na rin nila yung mga sinasabi mo? Bilang bata or having this young age of 19 years old, how does the bashing affect you personally? Para sa akin, Boss Mix, hindi ako nasasaktan. No. Kasi para sa amin, Boss Mix, I believe in karma. I think yung result ng buhay ko ngayon, yun yung karma. And ano ba ang result ng buhay ko? I think this is good. So kung meron naman akong ginagawang mabuti and I think what I'm doing is right, then tingin ko maganda din ang mabalik sa akin. Minsan nga, Boss Mix, may nag-PM pa sa akin na, Josh, nandito ako sa UAE ngayon. May tatlo akong anak dyan sa Pilipinas at buti na lang napanood ko ang video mo dahil kung hindi, baka wala na silang tatay. So yung mga ganong bagay, hindi ba worth it na mabash ng 10 tao, ng 100 tao para makapagsalba ka ng isang buhay? Ang pilosopiya ko, ma-share ko lang sa iyo. You will never meet a basher who is doing a lot better than you. Kasi usually, yung mga kapantay natin, mga negosyante, or yung mga nakakaangat sa atin experience. Kapag may na-achieve ka, sila yung mga tao na hindi kailangan yung spotlight na sa kanila. Ano ang mensahe mo sa mga bashers natin na tinatry i-twist or misinterpret, even voluntarily misinterpret the words that you say? Hate never comes from above. And kung gusto mong makaangat sa buhay, you shouldn't hate on someone. That's all. Maraming salamat mga kabarot kabayan for staying with us. I hope marami kayong natutunan sa aming segment ng aming collaboration with Josh Mojica. Josh, ano bang opportunities ang meron para sa mga kababayan natin dito ng OFW, sa mga kabaro nating seaman, at sa mga audiences natin? Ano ang opportunities that KCO provides for them kung gusto nila magnegosyo? Saktong-sakto, Boss Mix, dahil itong pagtatagpo natin ngayon ay may binuo akong package at ngayon ko palang ito ilalabas sa buong internet. Ang kababayan natin dyan, kahit nasaan ka man, KCO by Josh Mojica is now available for international distribution. And kung gusto nyo magtiwala sa Hong Chips Original, and isa kayo sa mga kabayan natin na naghahanap ng negosyo, this one, sigurado ako perfect for them. Madali imbenta, very trending and very famous sa social media. Yun lamang, kayo na ang bahala sa oportunidad na ito. Mag-message lang po kayo sa Hong Chips Original by Josh Mojica Facebook page and we're very willing to help you guys kung paano nyo masisimulan ang inyong mga negosyo. Maraming salamat, Josh. Thank you so much sa pagdaan dito sa ating munting programa, and I hope nag-enjoy ka sa usapan natin. Thank you.